ma'am and sir. Welcome po sa DJTV at ang topic po natin ngayon ay kung paano isolve yung mga printout problem like broken lines, white lines, and poor quality printout sa ating mga printer. Pero kung bago lamang po kayo sa channel na ito, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong mga video. Start na po tayo mga ma'am and sir. Una po, kailangan po natin pumunta sa control panel. Type nyo lang po dyan, control panel. So, pag nakita nyo lang po si control panel, depende po sa Windows na gamit nyo. Then, click nyo lang po si devices and printers. So, lalabas po dyan yung mga printer nyo o yung printer na gamit nyo. So, ang gamit ko po si Epson LA205. So, right click lang po tayo dyan. Then, click po natin yung printing preferences. Okay po. Then, maintenance. Then, ito po yung head cleaning. So, kung nakaka-encounter kayo ng printout problem, so kailangan nyo pong mag-head cleaning. So, click nyo lang po siya. Then, start. Head cleaning in progress. Please wait. So, antayin lang po natin siyang matapos. So, pagka itong gray na to natagpos dito. So, tapos na po yung pag-cleaning niya. So, mapapansin nyo rin po yan sa may mismong printer nyo. Pag nag-cleaning si printer, nag-blink yung power button niya. So, once mag-steady green light yon, ibig sabihin, tapos na po yung head cleaning. A few moments later. Ayan po, tapos na. So, para makita po natin kung okay na po yung printer natin, mag-print po tayo ng nozzle check. A few moments later. So, ayan po mga ma'am and sir, tapos na po tayo mag-head cleaning. So, kailangan po natin i-print tong nozzle para malaman po natin kung okay na po yung printer natin. So, then, print po. So, kapag ganito po yung ano, yung mga, yung nozzle nyo, yan po yung may mga problem. May broken lines, incomplete nozzle, may mga pagitan po siya. So, ito po yung sample ng good nozzle, yung sa taas. So, ipapakita ko lang po yung nozzle ng printer. So, ayan po siya. Kung mapapansin nyo po, wala siyang cyan, magenta, light cyan. Tsaka yung yellow niya, hindi ganong buo. So, black na black lang po. So, may mga chances po na minsan kahit mag-head clean tayo, hindi po natin na kukuha. Kumbaga, hindi naayos yung printout. Meron din naman po na mga instances na isang head clean lang, okay na po agad. So, after nyo po mag-head clean, lagi po kayo mag-print agad ng nozzle check. So, kung nag-head clean na po kayo, tapos pangit pa rin po yung printout at yung kanyang nozzle ay hindi pa rin buo, kamukha po dito sa pinakikita sa pattern, may mga kulay na ganyan. So, kung sakali po na kamukha po nung akin yung maging resulta ng pag-head clean nyo, hindi pa rin naayos, so, mag-power cleaning na po kayo o power ink flashing. So, i-finish nyo lang po yan. Then, ito po. Gamitin po natin ito mga ma'am and sir, si power ink flashing po. Note lang po mga ma'am and sir, make sure po na yung ink tank natin, yung ink level sa tank ay mataas pa po or marami pa para hindi po siya madrain. Kasi po marami po siyang i-consume na ink. Marami siyang itatapon na ink para yung mga bara po sa print head sa labasan ng ink ay ma-flash out. So, click nyo lang po siya. Then, okay.
Then, start po. Ayan po. Yung process po na to, mga ma'am and sir, medyo may katagalan lang po. Kailangan ng konti at mahabang pasensya kung kayo po ay mainipin. Ayan po, pwede po muna kayo mag-gisa. Joke lang po. A few moments later. Mga ma'am and sir, okay na po yung printer natin, opo. So, ito po yung result kanina nung nag-head clean tayo. Kung mapapansin nyo po, wala na po ang ibang nozzle po. Ayan po. So, ito po, after po natin mag-head clean. Meron po talagang case na printout problem tapos nag-head clean tayo ng isang beses, dalawang beses, hindi nakuha. So, wag na po kayong mag-head clean ng pangatlo, pang-apat, pang-lima. Mag-power ink flash na po kayo. So, ito na po yung result ng paggamit na natin ng power ink flashing. So, kung makikita nyo po, ayan po, kompleto na po yung nozzle niya. Good na po siya, unlike before. Ayan. So, isang mahalagang paalala lamang po, mga ma-menser, no po, na pag may printout problem po yung machine natin, unang step natin, mag-head clean muna po tayo para tipid sa ink. Yung head clean lang, isa, tapos nozzle, print nyo yung nozzle. Ngayon, kung meron pa siyang printout problem, hindi pa kompleto yung nozzle, mag-head clean po kayo ng pangalawa. Ngayon po, pag nakuha na, okay na po yon. Hindi nyo na kailangang mag-power ink flashing. Ngayon po, kung nakapag-head clean na kayo ng isa, dalawa, huwag na po kayong mag-head clean ng tatlo, pang apat, pang lima. Kasi po, hindi na po yun mag-i-improve. So, mas maganda po, gamitin nyo po yung power ink flashing. Mas ano kasi yun, mga mamen sir, mas malakas siya magbuga. So, mas malaki yung chance na matanggal niya yung mga bara sa nozzle ng printer. So, yun lamang po, mga mamen sir. Sana po nakatulong po ang video ito. Lalo na po sa mga bago sa printing industry at sa mga bagong may-ari, sa mga bagong bumili ng printer. Maraming salamat po mga ma-menser, sana palagi niyo po akong suportahan. God bless po sa ating lahat.